Hello mga idol, ako po si RNB Vlogs. Magbibigay po sa inyo ng update tungkol sa ulat ng lagay ng panahon mga idol ngayong November 16 mga idol, dahil medyo makulimlim na ang ating panahon. Okay, panoorin natin ang video mga idol para malaman natin. Dalawang weather systems pa rin po ang nakakaapekto sa ating bansa. Una na po dyan ang linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na hangin from Pacific Ocean, also known as the shear line. At ito pong shear line ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng southern Luzon. Habang sa northern and central Luzon, sana lumihis na lang yung bagyo na yan. Monsoon or amihan. Samantala, huling namataan itong low pressure area sa labas ng ating area of responsibility pa rin po at nasa layong 1,265 kilometers silangan ng Mindanao. Within the next 24 hours, mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Kitang-kita rin dito sa ating latest satellite animation, medyo hindi pa maganda yung kanyang circulation at mga kaulapan. Pero within the next 24 hours, mataas din po ang tsansa na ito ay pumasok na ng ating area of responsibility. Base naman po sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng PAGASA, pa naman yung pagpasok nito ng ating area summer responsibility bukas ay Bicol tataas region ng bahagya yung pag, maging sana maging bagyo lang yung hindi lumakas. Yung pagkilos ito pa west-northwest or sa direksyon ng Caraga and Eastern Visayas sa loob po ng dalawang araw. And over the weekend, nakikita naman natin, lalapit naman ito sa may areas ng Eastern Visayas and Bicol region. Hindi rin natin inaalis yung possibility na didikit at lalapit ito early next week dito sa may parteng Southern Luzon. Ibig sabihin po niyan, malaking bahagi pa rin ng bansa ang magkakaroon ng mga pag-uulan, kabilang na dyan ang Mindanao and eastern portions of Visayas bago mag-weekend. And then over the weekend, malaking bahagi katulad pa rin ng Visayas una and Mindanao. Then, nung una rin mga idol, nagpasko, may bagyo, grabe. Early next week hanggang sa Tuesday is possible po malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas ang magkakaroon ng mga pag-uulan, kabilang na rin po dyan ang Metro Manila. Kaya patuloy po natin imo-monitor ito. Once na maging tropical depression muli itong nasabing low pressure area, maglalabas muli ng official track ang PAGASA. Base naman sa ating latest satellite animation, uulanin pa rin ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw ang Bicol region, Eastern Visayas, Calabarzon, and even dito sa Metro Manila at mga probinsya ng Oriental Mindoro, Marinduque, and Roblon. So mag-ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa at lagi magantabi sa mga advisories and even heavy rainfall warnings po ng PAGASA. Dito naman sa may Northern Luzon, kitang-kita itong mga kulay puti, mga kaulapan po yan na nagdadala lamang ng mga maihinang pag-ulan, particularly ang Cagayan Valley, dito rin po sa may Aurora, most of Cordillera region, lalo na yung nasa may eastern side, asahan po yung bahagya maulap or mostly cloudy skies overnight at sasamahan lamang po ng mga maihinang pag-ulan. Dito sa may Ilocos region, Abra, Benguet, and rest of Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies overnight, nasasamahan lamang po ng pulupulong mahinang ulan. At dito naman po sa Visayas, Palawan, and Mindanao, generally bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan lamang po ng pulupulong mga pag-ulan. Bahagi, sana pagdating dito sa dito sa may parting northern portions of Visayas and Palawan, sa Visayas, malusaw na yan yung low pressure. At wala pong kinalaman, hindi na lumakas yan. Low pressure air na nasa labas pa ng ating park. Bukas naman po, araw ng Thursday, asahan pa rin ang mga pag-uulan dito sa may Bicol region. Magdala po ng payong, epekto pa rin ito ng shear line or banggaan ng mainit at malamig na hangin. Kaya't mag-ingat pa rin po sa mga pagbaha at landslides. Dito naman po sa may Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, Calabarzon, meron po tayong mga maihinang ulan na dulot po yan ng northeast monsoon. So bababa pa yung ating amihan at bababa yung axis ng ating shear line. Metro Manila, meron na rin po tayong makulimlim pa rin na panahon na sasamahan ng maihinang ulan na lamang. Gayun din sa may Aurora, Cagayan Valley at halos buong Cordillera region. Dito naman po sa may western side ng Northern Luzon, Ilocos region, Abra, Benguet, asahan pa rin yung similar weather conditions. At dito sa may western side of Central Luzon, meron lamang din pong tsansa ng pulupulo at may hinang pag-ulan, habang may mga localized thunderstorms by tomorrow sa malaking bahagi po ng Palawan. Araw ng Thursday, asahan din po ang maulang panahon dito sa may Eastern Visayas. Madaling araw pa lamang, asahan po yung mga talagang thunderstorms na kukos po ng mga pagbaha or pagguho ng lupa. Bago magtanghali, mataas din ang tsansa ng pag-ulan dito sa may Central Visayas at maaaring magpatuloy yung mga pag-ulan hanggang sa gabi. Dulot din po yan ng shear line. Habang dito sa may Western Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa umaga, but sasamahan din po yan ng kalat-kalat ulan and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi.
Sa ating mga kababayan sa Mindanao, pinakang uulanin po ang Caraga Region and Davao Region. Mas lumalakas yung mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali all the way hanggang sa gabi. Dulot na rin po yan ng shear line plus the trough of the low pressure air na papasok ng ating PAR. For the rest of Mindanao, asahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa umaga at sasamahan din ng mataas sa tsansa ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, dulot din ng localized thunderstorms at yung bahagyang epekto na rin po ng trough ng LPA. Sa ngayon po, meron tayong gale warning or matataas sa mga alaw dito sa Hilaga at Silangang baybayin po ng Luzon and even Visayas. Hanggang 4.5 meters o nasa isa't kalahating palapag ng gusaling taas ng alon. Grabe mga alon na yan. Mga kababayan po dito sa Batanes, pababa ng Ilocos Norte, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Northern Quezon, dito rin po sa may Caraguas Islands sa Camarines Norte, Northern and Eastern Coast of Catanduanes, Silangang baybayin po ng Albay at Sosogon, Hilaga at Silangang baybayin po ng Northern Samar at sa Silangang baybayin ng Eastern Samar. Delikado po ang mga pag-alon na ito sa maliliit na sasakyang pandagat at maaaring magpatuloy pa ang matataas sa mga pag-alon sa mga susunod na araw dahil sa malakas na pag-ihip ng Northeast Monsoon. And for the next 3 days, tulad ng nabanggit natin, dahil nga unti-unting lumalapit itong weather disturbance sa ating kalupaan dito sa May Visayas and Mindanao, magiging maulan sa malaking bahagi nito at aasahan din yung pagbaba pa ng shear line na siya magkukos din po ng mga pag-ulan over Bicol Region and Eastern Visayas. Malakas din ang amihan dito sa may natitirang bahagi po ng Luzon. Aasahan yung mga mahina hanggang tamtamang ulan at malamig na panahon. So okay, dito sa Metro Manila, for Friday, bahagyang maulap at minsan nagpapakita pa ang haring araw. But then pagsapit ng weekend, magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Yung mga pag-ulan hindi naman po malalakas. Mahina pagsapit ng Sabado at minsan lumalakas lamang po sa gabi ng Linggo. Sa ating mga kababayan po for Baguio City, Friday and Saturday generally bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sasamahan lamang ng pulupulong pag-ambon. Dulot po yan ng northeast monsoon at asahan pang mas malamig na temperatura pagsapit po ng Linggo, makulimlim na panahon na sasamahan ng mahinang ulan. Sa ating mga kababayan po for Bicol Region, for the next 3 days pa hanggang sa matapos ang weekend, asahan pa rin po ang maulang panahon. Magantabay po sa mga ipapalabas ng updates ng PAGASA, most likely meron tayong mga heavy rainfall warnings over most of Bicol Region dahil sa minsang malalakas na pag-ulan dulot ng trough ng low pressure area at habang lumalapit ito, posibleng direktang epekto na po ito by early next week. Asahan po natin yung temperatura, hindi rin kainitan, hanggang 30 degrees Celsius lamang. Okay, maganda na po mga taga-Eastern Visayas. Hindi naman to masyadong malakas pero kailangan paghandaan rin. Okay, maraming salamat sa panonood mga idol. In-update ko lang kayo mga idol sa papalapit na bagyo. Baka hindi pa nakaka-ano yung iba. Okay, thanks for watching mga idol. Maraming salamat.